Ang panimula ng balita ay tinatawag na pamatnubay. Sa wikang Ingles, lead. Ito ay ang pinakamahabang bahagi ng balita sa kabuuan sapagkat ito ang unang binibigyan ng pansin at umaakit sa mambabasa. Karaniwan, ang pahayagan ay binabasa ng madalian kung kaya't sa simula ng balita ay nangangailangan ng higit na atensyon mula sa mambabasa, gayon din naman sa manunulat. Ang pamatnubay ay ang mga may pinakamainam na bahagi kahit na lathala ay isang panayam, lathain o kritikal na panunuri. Mayroong dalawang pangkalahatang uri ng pamatnubay. Ang konbensyonal at di-konbensyonal na pamatnubay o makabagong pamatnubay. Konbensyonal. Kuminsan ito ay tinatawag ding buod na pamatnubay. Karaniwan, ang balita ay gumagamit ng ganitong pamamaraan na tumatalakay sa natural at tuwirang paraan. Ito ay ang pinakapangkaraniwang uri na sumasagot sa mga tanong na ano, sino, saan, kailan, bakit at paano o 5W&H. Ang balita ay nilalahad sa baliktad na piramide kung saan ang mga mahahalagang impormasyon ay nasa una at pangalawang talata. Karaniwang ginagamit ito sa tuwirang balita. Dekonbensyonal na patnubay o makabagong pamatnubay. Ang balitang lathain ay gumagamit ng pamatnubay na ito. Inilalahad dito ang intensyon ng pagpupunyagi ng manunulat sa pagpapakilala ng kanyang balita sa paraang na iba. Ginagamitan ng pangganyak na panimula ang akda upang akitin ang mambabasang basahin ang kabuuan nito. Karaniwang ginagamit ito sa pagsulat ng pabalitang lathalain. May mga uri naman ng konbensyonal o buod na pamatnubay. Ang pamatnubay na ano, pamatnubay na sino, pamatnubay na saan, pamatnubay na kailan, pamatnubay na bakit, at pamatnubay na paano. Pamatnubay na ano o what lead. Pinakamatuwid na pamatnubay na naghahayag ukol sa balita. Ito ay kung ang pinakamahalagang anggulo ng balita ay ang pangyayari. Halimbawa, isang lindol ang yumanig sa lalawigan ng Sorsogon at Masbate na ikinamatay ng 3 tao at ikinasira ng mga bahay at gusali kahapon ng madaling araw. Pamatnubay na sino o who lead? Kung higit na pinakatampok ang tao o organisasyong kasangkot sa pangyayari. Halimbawa, binawi ni Nueva Vizcaya Representative Rodolfo Agbayani kasapi ng LDP ang kanyang pirma sa impeachment complaint na inihain ng oposisyon kahapon matapos itong katayin sa komite. Pamatnubay na saan o who lead? Kung higit na mahalaga ang lugar na pinangyarihan kaysa sa gawain o tao na kasangkot dito. Halimbawa, sa Naga City, ginanap ang 2009 National Schools Press Conference na dinaluhan ng mga batang manunulat sa buong bansa. Pamatnubay na kailan o when lead? Hindi gaanong gamiting pamatnubay dahil ginagamit lamang ito kung higit na mahalaga ang petsa kaysa sa iba pang aspeto ng pangyayari. Halimbawa, hanggang sa Abril 18 na lamang ang palugit na ibinigay ng BIR para sa pagbabayad ng buwis sa taunang kita. Pamatnubay na bakit o why lead? Nagsasaad hinggil sa pinagmulan o sanhi ng itinatampok na pangyayari. Halimbawa, upang mapalawak at madaling maipaabot sa mga mamamayan ang mga serbisyo ng pamahalaan, inilunsad ng sangguniang panlunsod ng Quezon sa pamumuno ni Mayor Sonny Belmonte ang City Hall sa barangay. Pamatnubay na paano o how lead? Kung ang kaparaanan ng pangyayari ang pinakamabisang anggulo na dapat itampok.
Halimbawa, nagkunwaring naghahanap ng mapapasukan. Isang babae ang tumangay ng malaking halaga ng salapi at mga alahas ng isang ginang sa lungsod ng Baguio pagkatapos itong tanggapin bilang katulong. Sa pagpapasya kung aling uri ng konbensyonal na pamatnubay ang itatampok, dapat munang alamin ng manunulat kung aling anggulong balita ang higit na mahalaga. Kapag parehong matimbang ang ano at sino, unang itatampok ang sino dahil higit na mahalaga ang tao kaysa sa mga bagay at pangyayari. Mga uri ng dekonbensyonal o makabagong pamatnubay. Ang quotation lead, question lead, descriptive lead, narrative lead, at exclamatory lead. Quotation lead. Nakalahad ang sipi o sinabi ng taong ibinalita. Halimbawa, lahat ng sumusuporta sa aking administrasyon ay inaanyayahan kong magsuot ng yellow ribbon sa ika-28 ng Hulyo. Ito ang panawagan ni Pangulong Ninoy Aquino sa kabila ng isyung kanyang kinasangkutan sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Question lead. Nakalahad ang isang katanungan o question. Halimbawa, makakamit ba ng Pilipinas ang hamon ng MDG 2015? Ito ang katanungan ng mga kinatawan ng United Nations o UN. Descriptive lead. Ang pamatnubay ay tiyakang naglalarawan. Halimbawa, masikip, marumi at hindi matitirahan. Iyan ang komento ng marami sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda kaugnay sa mga bank houses na ibinigay ng gobyerno. Narrative lead. Ang pangunahing layunin ng pamatnubay ay maglahad. Halimbawa, saksi ang maraming Pilipino sa pagsuko ng diktaturang Marcos at pagpapalit ng administrasyong Aquino. At ang exclamatory lead. Ang pamatnubay ay may isa o higit pang salita na naglalahad ng isang matinding damdamin. Halimbawa, hustisya. Iyan ang panawagan ng mga mamamayang Pilipino kaugnay sa isyong PDAF scam na kinasangkutan ni Janet Lim Napoles at tatlo pang senador. May mga dapat tandaan sa pagsulat ng mabisang pamatnubay. Una, gumamit ng payak na pangungusap. Pangalawa, huwag isulat ang lahat ng kasagutan sa mga tanong na ano, sino, saan, kailan, paano at bakit sa isang pangungusap lamang. Kung ito ay makasisira sa kaisipan ng talata at makalilito sa mambabasa. Alalahaning ang pangalawang talata ay pamatnubay rin. Pangatlo, huwag uliting gamitin ang mahalaga o di karaniwang salita sa isang pangungusap. At pang-apat, iwasan ang pag-uulit ng mga sugnay, parirala at iba pang katulad nitong gramatikong kayarian.